So yun guys, welcome back to my channel, Jay Aguilar Vlogs na naman. Welcome back sa panibagong video. Umating na nga yung Dito, yung Unli 5G postpaid ni Dito. So i-review natin siya ngayon. Kamusta ba siya? Mabilis kaya siya? Kamusta yung speed test niya? Gaano kabilis or katagal ma-installan nito? And ayan, specs niya. Pag-uusapan natin mamaya. So malalaman yan on this video. So yun, before time mag-start, subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa next video na katulad nito. So yun, let's go! So yun nga guys, gaano ba natin katagal hinintay ma-installan ito? Sobrang tagal na rin ako nung nag-apply. July 6 ako nag-send ng application sa kanila. So yun, ang kailangan nyo guys fill outan is yung SAF form nila or yung service agreement form. Yun yung pinaka-application form. One valid ID na may tatlong specimen signature mo. So next is yung any proof of billing. Meralco, internet bill nyo or yung Manila. So hindi nga nakapangalan sa akin eh. Try nyo na lang din if mag-work sa inyo kahit hindi nakapangalan. Pero sabi kasi dito, it should be under your name. Pero sa kanya hindi nakapangalan yung bill. Na-approve pa rin ako. So yan, kapag napilapan nyo na yan, pasan nyo yan sa sales fulfillment at dito.ph. So next, naghintay na lang ako ng tawag nila and siguro naghintay ako ng ilang araw. May tatawag kasi sa inyo for validation. Yung validation guys, aalamin kung tutugma ba yung mga pinasa mong valid ID, yung mga information doon sa application form. So dapat tutugma yung nilagay mo doon, yung mga pre-provide mo doon. Dapat tumugma kapag kausap mo na yung representative. Kasi tatawagan ka nga. So ako naman, tinanong sa akin kung ano yung work ko. So tinatanong din nila yon para alamin kung siguro may kakayahan kang magbayad ng monthly bill mo. Sigurista sila doon sa part na yun. Nakailang validation din sila. Nakailang tawag sa akin. Siguro 3 beses tumawag sa akin for validation. 2 weeks din yung hinantay ko para tawagan na ma-approve. Fortunately, nakakabitan na nga kami kahapon. So dumating sila kahapon for PM. So yun nga yung kwento naman sa bakit ang tagal, dahil daw sa dami ng volume ng mga applicants or yung customers nila nag-avail ng promo nila or yung internet nila. So hindi nila ma-accommodate yung ganun karaming volume ng applicants. So yun laging dahilan ng representative na okay, sabi ko, naintindihan ko naman. Kaya rin siguro inabot ako ng 1 month mahigit. Makabitan lang. So, tiis-tiis lang guys. Talaga na makabitan kayo. So, yun guys. Tapos na tayo sa application. Yung step-by-step application. Magtungo na tayo guys sa specs. So, ito. So, hindi ako yung nag-unbox kasi nito. Yung installer mismo yung nag-unbox. Siyempre, sila yung magsi-setup nito sa bahay nyo. Kasi alamin nila guys, ano yung perfect location. Kung okay ba siya sa baba, okay ba siya sa, mas okay ba sa taas ng bahay nyo. So, yung ginawa nila, sinetup muna nila. And ito yung laman. So, prepaid SIM. Yan, 5G SIM. Ito yung nilagay nila sa router. 5G SIM lang din yung nilalagay nila sa router. And take note, yung internet ni dito is dependent sa signal na 5G. Hindi katulad sa mga converged wire ang ginagamit nila. Fiber optics, wire hanggang papunta na ng headquarters nila yung wire na yon. So dito naman sa dito, network sa cell site. Nagre-rely or dumedepende para magkaroon ng internet. So bukod dun sa ginamit nilang SIM card dun sa router, may binigay pa silang extra SIM card. Ito yung kasama, manual siya kung paano mo i-operate. Yan, warranty card. Meron libreng Cat5e na UTP cable para sa LAN, para sa computer kanya. And yung pinaglagyan ng power supply and yung modem. And kapag natapos na nilang installan kayo, magbabayad kayo ng 1490 pesos. So ito yung resibo. Bibigyan kayo ng invoice. Okay. 1490. Hindi ko lang alam guys if yung 1490 na to is for installment ba to? Like installation fee, ganun. Or ito na yung bayad mo for 1 month. So kung sino nakakaalam, comment nyo sa baba. Ngayon, na-qualify tayo sa 749 yung nababayaran per month. So, in 6 months, 749 na lang yung babayaran ko. Parang nangalahate. So, na-qualify tayo doon. So, alam nyo na siguro yon nyo. So, tapos na tayo sa laman. Dito naman tayo sa specs. So, 5G siya guys. 5G yung connection niya. SA, hindi ko alam tong SA. So, AX3000. Siguro ito yung Mbps. Hanggang 3000 Mbps siya. So, ito, 128 users access. Ito yung siguro yung pwedeng kumonect dito sa router na to. Dami, di ba? So, Wi-Fi 6 na rin siya. So, sa mga din nakakalam kung ano yung Wi-Fi 6, ito siya. Nasa screen. Yan.
Hindi ko rin alam eh. 4 times GE ports. Yun yung LAN. LAN ports, kumbaga. So, para makakonnect ka rin using your computers, laptop, ganyan. So, yun guys, pupunta na tayo sa mismong router para mag-speed test. Andito ako sa Las Piñas. Dito yung location ko, Las Piñas. Okay naman daw. So, yung huling ininstallan daw ng mga installer is sa SM South Mall Banda, SMDC. Pero yung speed test daw na nakuha nila is 300 plus lang. Tignan natin if mabibit ba natin na hindi naman condo to. meron ditong cell site na sobrang lapit lang. Kaya confident ako na mas mabilis yung magiging speed test na isasagawa natin. Let's go! Guys, andito na nga tayo sa kwarto. So, yun yung router ni Converge na ipapaputol ko na nga. And ito yung third party na router. Ito na nga guys, yung router. Ba't nandyan sa taas? Mas perfect yung location na pag nandyan. Mas tumataas yung Mbps niya eh. So, pwede naman dito. Pero mas mababa yung Mbps. So, dependent talaga siya sa location. So, ito yung ilaw niya. Ito yung power, wifi, and yung signal. LAN cable. Dapat yan. Pwede mong saksakan ng PC. Ayan yung itsura niya. Okay. Medyo maliit lang siya. O yan guys, dito nga natin siya susubukan. Sa Infinix. Na-detect niyang dito siya. Okay, let's go. Boom! Taas guys. Grabe oh. So, we're shooting ng 4 a.m. So, madaling araw. Okay, ito yung speed test natin sa madaling araw. So, mag-i-speed test din tayo mamayang umaga, okay? Para for comparison. So, yan, pwede na rin. 293. So, hindi natin na-beat. And guys, andito na tayo sa iPhone natin. iPhone 12 Pro Max. Try natin dito. Si dito. Okay, let's go. Ayan, hindi parehas yung nakukuha niya speed test. So, hanggang 200 lang. Ba't ganun? Hanggang 200 lang si 200 plus lang dito sa Infinix. Pero, ayan, ang taas oh. 369 yung nakuha. Okay, yung speed test natin. Pero si upload speed, consistent ha. Okay, consistent sa 50 to 60 Mbps. Ayan, taas naman ang ping sa 20 ms. Taas din ang ping ha. So, mas mababa pa rin yung ping ni ano eh. Pangal pala sa ganyan. Guys, mag-speed test naman tayo ng umaga. Okay, so kamusta kaya naman ngayong umaga? So, let's go. Ito. Dito. So, yun yung router. Dito. Alright. So, mga sa 400 din. 300. Not bad, no? Kahit sa umaga. So, yan. Upload speed talaga, sobrang baba. So, yun lang. Ito na yung performance niya sa umaga. 376 Mbps download speed, 51.6 upload speed. So, meron tayong ditong dalawang Dito Home 5G postpaid plan na pwede mong piliin kung ano lang yung kaya mo at kailangan mo. Meron nga tayong unlimited at data capped. So, dito naman sa Ally 5G, unlimited data yan. So, walang limit yan, kaya hindi ka mag-aalala na maubos yung data mo. 5G modem already included in your plan. So, meron na siyang 5G modem. So, up to 500 Mbps yung speed. At magkakaroon ka rin ng Dito Rewards points each time magbabayad ka ng bill. So, meron siyang bonus 30-day Prime Video subscription. So, para siyang Netflix yan. So, may intro offer nga sila na 745 per month for the first 6 months. So, parang mangangalahati na lang yung bill mo next 6 months. So, dito naman tayo sa data capped. Data capped means may limit ng 200 gig data. So, 990 per month siya. So, konti lang yung price difference niya. Siguro 500 lang, ganyan. So, I think ako,
kung papipiliin, only 5G na ako, guys. Kasi grabe yung intro offer eh. 745 per month na lang. Kesa dito sa 990 per month, tapos 200 gig data lang. So yan, meron siyang kasamang 5G modem na rin. Meron na rin siyang 500 Mbps speed. Same doon sa only 5G. So earn dito rewards points then each time magbabayad ka ng bills. At meron din siyang bonus na 30-day Prime Video subscription. So yun lang naman guys. Piliin nyo guys yung masulit dyan. Ito na tayo nagtatapos. Sana nakatulong tong video na to. And ang conclusion ko naman sa dito, only 5G, is matagal lang talaga makabitan. Like yung sa iba nga maabot pa ng 2 months. Pero swerte na rin na makabitan kayo ng 2 weeks. So sa amin 1 month, ang tagal. So sobrang dami kasi ng mga nag-apply. Kaya sa speed, okay naman yung speed. Ano lang, hindi lang same yung nakukuwang ano, Mbps sa upload speed. Yon, sobrang baba ng upload speed. Kaya sa ML, 22 to 30 ms yung ping sa ML. Medyo mataas yun ha, kesa sa 4 to 5 ms ni Converge. Pero overall, maganda talaga siyang gamitin pang social media. Like, panonood ng video sa Netflix, sobrang bilis mag-load. And YouTube, mabilis talaga. Like, yung 4K, mag-play agad, maglo-load agad yung video. And mura lang siya for 6 months, kasi 745 lang yung babayaran for 6 months. Kaya, sulit na sulit yon. So I think sobrang sulit naman siya kasi ang taas ng speed test niya. Okay, sa upload speed lang ako nabababaan. So yun, dito na tayo nagtatapos. Sana nakatulong tong video na to. Pero yun, kung nakatulong tong video na to, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para updated kayo sa next video natin. Yan, let's go! Bye-bye!